Pero again, mga utol ha, konting tip lang sa inyo, na huwag rin talaga kayong pumili or makipag-stay sa lalaki na wala namang sariling source of income din. Yo, what's up? Ayan, kumusta mga utol? And then welcome sa video na ito. So once again, this is payong kaibigan ni Kiko. So syempre, usapang pag-ibig na naman. Dahil ito, tignagan ko pa ang inyong mga kaalaman. Kasi ito ha, ang magiging topic natin sa video na ito is gawin ito at maging clingy and needy siya sa'yo. Yon. So ito mga utol, kung napapansin ninyo, meron at meron din talagang mga kalalakihan na nagiging needy and clingy sa mga partner nilang babae. So ngayon, kung napapansin mo rin na parang yung tipo na ikaw pa yung needy and clingy sa kanya, so kung gusto mo talagang balik na rin ito, na siya itong maghahabol, siya itong maging pabebe sa'yo, siya itong maglalambing palagi sa'yo, so panoorin mo yung video na ito hanggang matapos. Now which is ituturo ko talaga sa inyo kung paano magiging clingy and needy yung isang lalaki. Okay? At saka, para na rin sa lahat, mapababae, mapalalaki ha. So ito mga utol, pero pagdating sa inyong mga kababaihan, so ito, wag na nating papatagalin pa. Una talaga sa lahat ay magpaganda at magpa-sexy. Yes. Ito mga utol ha, bilang lalaki na rin. Malaking impact ito sa aming mga kalalakihan once na yung babae ay sexy at saka maganda. Lalong-lalo na talaga kapag malaki yung kanyang hinaharap. Oh, no. Malaki yung kanyang future. And then kapag malaki na rin yung kanyang nasa likuran or yung kanyang pet. Yes? Kasi ito mga utol, given na sa aming mga kalalakihan, na una talagang tinitignan namin is yung physical na anyo ng babae. Ha, panlabas na anyo mo utol. Na kung titignan ng lalaki na, uy, sexy at pangaganda to. So, pwede ko bang kilalanin to? Yes po. Dahil sa kaseksihan at saka sa kagandahan ay dyan po talaga nahuhumaling yung isang lalaki. So again mga utol ha, huwag na huwag ninyo po walain or baliwalain yung inyong pangangatawan at saka yung inyong kagandahan. Ha, so yon. And then ito, yung pangalawa natin is do your part as a partner. Pero bawasan mo yung paglalambing. Yes. Ito mga utol, kung gusto mo talaga maging clingy and needy yung partner mo sa'yo, gawin mo lang yung nararapat hana bilang partner niya na babae. Yes, asikasuhin mo siya, arugain mo siya, kamustahin mo rin siya. Pero bawasan mo yung paglalambing. Bawasan mo yung pagiging pabebe. Kasi again mga utol ha, once na makikilala ka or mababasa ka ng partner mo na pabebe ka or malambing ka klaseng babae, talagang hindi mo magagawa na maging clingy and needy yung partner mong lalaki sa'yo. So again, walain mo po yung pagiging pagkamalambing mo. Bawas-bawasan mo. Pero still, arugain mo pa rin siya at saka asikasuhin. At saka ipakita mo lang din na nandyan ka lang as a partner niya. Okay? So yun. And then ito, yung pangatlo natin is huwag magselos. Yes. Ito mga utol ha, talagang magiging clingy and needy yung partner mo sa'yo once na ikaw mismo na babae ay hindi nagseselos. Kasi kung kabaliktaran, once na palagi kang nagseselos or selosa ka klaseng babae, talagang hindi mo mapapaklingi and needy yung partner mong lalaki sa'yo. Dahil nagpapahiwatig na once na ikaw ay silosa, ikaw pa itong needy and clingy sa kanya. So yun po ang napaka-importanting bagay po ito na kailangan yung tanggalin yung pagiging pagkasilosa ninyo pagdating sa relationship. Okay? So yun. And then ito, yung pang-apat natin is huwag maghabol. Yes. Napaka-importante rin ito, utol. Na para masanay din natin o mapasanay ninyo yung mga partner ninyo na sila dapat yung maghahabol sa inyo. Na siya dapat yung maghahabol sa iyo. Kasi kung pinapakita mo na lang palagi na ikaw pa itong naghahabol, ikaw pa itong sumusuyo sa kanya, ikaw pa itong palaging nagsosorry, nagbebeg, na ikaw pa yung palaging nag-e-initiate, lalong-lalo na kapag nakagawa siya ng kasalanan, eh talagang mahihirapan ka na mabaliktad yung situation or baliktarin yung situation na magiging clingy and needy siya sa'yo. So pero kung hindi ka naghahabol utol, ito ha, may posibilidad talaga na siya itong maghahabol na dito na papasok na magiging needy siya sa'yo at saka magiging clingy. Okay? So yun po ha. And then ito, yung pinakahuli natin is
magkaroon ng source of income. Now, which is very important ito. Na kung napapansin ninyo, karamihan din ng mga partner ay dumidikit sa taong may source of income. So, pero ganun pa man mga utol, mag-focus ka lang sa iyong sarili, sa lahat ng mga gawain mo, lalong-lalo na sa trabaho mo. Dahil dito mo mapangalagaan kung saan ka kumikita ng pagkakaroon mo ng source of income din. Kasi ito ha, siguraduhin mo lang din na huwag kang magpaabuso. Dahil kahit may source of income ka, ay posible na ikaw pa yung magiging needy and clingy kung palaging bigay and bigay ka na lang sa kanya. Na ikaw pa itong nagsusustento, ikaw pa itong nagsusuporta sa kanya, na lahat ng mga kagustuhan niya ay binibigay mo. So nagpapahiwatig rin ito na takot kang mawala siya. Yes, nagpapahiwatig rin ito na needy ka sa kanya. And then nagiging clingy ka sa pamamagitan na binibigay mo yung lahat-lahat ng kagustuhan niya. So again, sa pagkaroon ng sariling source of income, ang gusto kong mangyari dito is ipakita mo na may kakayahan ka na mabuhay na kahit mawala siya. Na may kakayahan ka na gumastos ng sarili mong kagustuhan din. Kasi isa rin talaga ito na dinidikitan ng mga kalalakihan na yung mga kababaihan na mapera or may sariling source of income. Pero again mga utol, huwag kang magpaabuso kasi for sure kakapit at kakapit pa yung lalaki sa'yo dahil sa love, hindi dahil sa pera mo. Dahil magkakaroon siya ng takot na kumala sa'yo dahil alam niya na kaya mong mabuhay kahit mawala siya. Pero again mga utol ha, konting tip lang sa inyo, na huwag rin talaga kayong pumili or makipag-stay sa lalaki na wala namang sariling source of income din. Na walang trabaho. Ha, na walang pinagkakakitaan. Dahil kung ano yung pagkakakilala mo sa kanya sa ngayon, na wala siyang trabaho, batugan, is magre-replika din ito sa magiging future ninyo. Na for sure, ikaw at ikaw na lang ito yung magiging breadwinner ng pamilya ninyo balang araw. Na ikaw at ikaw na lang itong kakayod ng kakayod kung tinanggap mo yung ganitong klase na lalaki. Yes, once kasi na tumanggap ka ng lalaki na walang wala, ano yung tipong gusto mo siyang mahalin para ikaw yung tataguyod, mark my word mga utol, hindi talaga magtatagumpay yung relationship ninyo. Alam mo kung bakit? Dahil sa rason na yung partner mo is aabusuhin ka ng aabusuhin na lang. Lalong-lalo na kapag pinapakita mo na kaya mo rin siyang buhayin. So diba, pagdating sa aming mga kalalakihan, bakit pa kami magpapakahirap? Nandyan ka na eh, nagpapakahirap para sa akin. See? So yun po yung magiging kahinanatnan kung hahayaan mo lang na ikaw yung itong may sariling source of income and then susuportahan mo yung lalaki. Kapag may sarili kang source of income utol, dapat marunong kang mag-control at saka mag-manage. Na huwag ka puro bigay kung gusto mo talaga maging clingy and needy yung lalaki sa'yo na para hindi ka rin niya maabuso. Okay? So yun lang po mga utol, sana'y nakatulong talaga yung video na ito. And then, sana'y alam nyo na kung paano nyo mabigyan ng kapraningan na magiging clingy and needy yung mga partner ninyo sa inyo. Kung makompleto mo na magawa ang lahat-lahat ng ito utol, ito, matitiyak ko sa'yo na siya itong magiging clingy and needy sa'yo. Magiging clingy and needy talaga yung partner mo sa'yo. Okay? So yun po mga utol, sana'y nakatulong talaga yung video na ito. So maraming salamat. Ingat po kayo ha. God bless and babush! Binigay ko lahat para wala kang masabi. Kaya nga hindi ko